Nagsimula ang episode 4, kung saan ay nagising na si Zoro, at nalaman niya na nasa ilalim siya ng isang balon. Ginamit niya ang alaala ng kanyang childhood friend, na si Queenie, na laging tumatalo sa kanya noon sa espada. Sa kanilang training, ipinakitang sumukol na si Zoro, dahil hindi niya matalo si Queenie, ngunit sinabi nito na magiging magaling din siya, pagdating ng araw, at nangako sila sa isa't isa, na maging isang pinakamagaling na humawak ng espada sa buong mundo, ngunit ito ay namatay sa aksidente si katropang Queenie, at ginamit niya ang pangakong ito, upang magawa niyang makaahon sa napakalalim na balon. Samantala, ay hinahanap na ni katropang Kobe, ang mga pirata na nasa isla, na sila katropang Luffy at Zoro. Na hindi alam ni katropang Usopp kung ano talaga ang pakay nila Kobe, na hulihin sila Luffy, kaya't sinamahan niya sa mansyon. Ang mga tropa ng Marine, bagsak pa din si Luffy, dahil sa inubos niyang soap, na may halong lason, at nakita siya ni katropang Nami, na nasa lamesa na nakahandusay, at tinangka niya itong buhatin, ngunit biglang marinig niya na may paparating. Kaya kaagad siyang nagtago, sa kabinet ng mga kawali, pagkatapos ay dumating ang magtropang sina, Bachi at Sam, na nagtatalo ang magtropa, tungkol sa inilagay nilang lason sa soap ni Kaya. Tinanong sila ng kanilang katropa na si Kuro, kung bakit nakabagsak sa lamesa si Luffy. Sinabi ni Bachi, na inuubos ni Luffy, ang isang kaserulang soap na may lason, lingid sa kanila ay narinig ni Nami, ang lahat ng kanilang mga pinag-uusapan. Pagkatapos ay biglang dumating na ang mga tropa ng Marine. Kaagad hinanap ni Kobe, ang mga kutsilyo na ginamit na punang patay, sa kamay ni tropang Kuro, na isinumbong ni Usopp. Kay Kobe, ngunit sinabi ni Kuro, na nagkaroon ng problema, sa pag-iisip si tropang Usopp, mula nang mamatay ang ina nito, kaya't hindi na ito pinaniniwalaan ng mga tao dito. Sinabi din niya na nagsama ng pirata si Usopp, kaya't ibinigay nila si Luffy, na pinalabas nilang lasing at maraming kinain. Samantala, pinukpok ng kawali ni Nami si Sam. At naglikha ito ng ingay, kaya't narinig ito ni Kobe. Pagkatapos ay agad nagpunta si Usopp sa kwarto ni Kaya, upang balaan nito, sa totoong pakay ni Kuro, at ang pagpatay nito kay Dodong, ngunit hindi siya pinaniniwalaan si Usopp at ito ay sinampal ni Kaya, at sinabing hindi ako nakikipagbiruan, ngunit nanindigan si Usopp, at sinabing hindi ako aalis hanggat hindi ka siguradong ligtas ka. Samantala, pag-alis ng mga Marine, agad inutusan ni Kuro, na ibaba na ang security ng buong mansyon, upang makulong at patayin sila Kaya. Pagkatapos ay sinabi ni Nami ang lahat ng kanyang narinig kay Kaya, na nilalason sa unti-unti ng mga pirata si Kaya, upang makamkan ang kanyang mga kayamanan, at naniwala na si Kaya sa kanya, at dumaan sila sa isang lihim na daanan sa likod ng pader. Ngunit nag-uubos si Kaya habang patakas sila, kaya't narinig sila ni Kuro, at sinaksak nito ng ilang beses ang pader, at sinundan sila nito. Samantala, ay biglang samuka si Luffy na napakaraming soap, kaya't bumalik na ang kanyang malay. Sinabi niya kay Kobe, na kailangan niyang bumalik dahil papatayin ni Kuro si Kaya, ngunit tinutukan siya ng baril ni Po, upang hindi makatakas ito. Pagkatapos ay biglang sinuntok ni Zoro si Po, at agad umalis na sila ni Luffy. Pagkarating nila sa mansyon, kaagad na hinanap nila si Kuro. Ngunit nang mahuli ni Kuro sila Kaya at Nami, biglang tinayridor ni Usopp si Kuro, kaya't kaagad inatake siya nito. Samantala, nakikipaglaban naman si Zoro kila Bachi at Sam, nang tangkang papatayin na ni Kuro si Kaya, ay biglang pinigilan siya ni Luffy, nang kanyang humahabang kamay ni Luffy, at pinaglaruan si Luffy, sa pamamagitan ng pagkilos nito ng napakabilis, at kanyang hiniwan niya. Ito sa dibdib, ngunit ginamitan siya ng goma-goma pistol. At sa pamamagitan ng ulo ni Luffy, kaya't tumilapo ng napakalakas si Kuro, palabas ng bintana, at napabagsak na din ni Zoro si Bachi at Sam. Pagkatapos nilang matalo ang mga masasamang mga pirata, ay sinabi ni Nami na kailangan nilang umalis kaagad, dahil alam na ng mga tropang Marine, na naroroon sila, ngunit sinabi ni Luffy, paano tayo aalis, wala naman tayong barko, kaya't pumayag na si Kaya, na ibigay na lang ng libre ang barkong na gustong gusto ni Luffy. Ipinangalan ni Luffy ito, sa tapat na kaibigan nila Kaya, na si Mary, bilang alaala dito. Pagkatapos ay inaya na ni Luffy na si Usopp, na sumakay na ng barko, at sumali sa kanyang tropang pirata, ngunit hindi maiwanan ni Usopp ang kanyang kaibigan, kaya't sinabi ni Kaya, na kaya ko na ang sarili ko, at hinalikan siya nito. Samantala sinabi ni Kobe kay Dark na nabigo siyang mahuli Luffy, ngunit sinabi ni Dark na nagawa mo naman ng tama, ang dapat mong gawin,
at palagi akong may backup plan, at yon ay mapalayas ang mga pirata. Naglayag na sila sa malawak na karagatan, ngunit biglang may umatake sa kanila, at nang tingnan ni Lope, sa telescope, ay laking gulat niya sa kanyang nakita, at sinabi niyang Grandpa, at masasabi din ng Grandpa ang tatlo. At dito na po nagtatapos ang episode 4, ng One Piece. Katropa, huwag mo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell, para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie. Maraming salamat sa panonood, katropa.